Hi guys, it's me again, Maddie, and welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng product review about Keracollagen. Ito po siya, iCURE Keracollagen Blowout. I don't know if this is authentic kasi in-order ko siya sa Lazada. Kararating niya lang kahapon and I'm so excited to try this one. Kasi sabi daw, this iCURE Keracollagen Blowout is a revolutionary hair reconstructor and volume reducing treatment that eliminates frizzy hair, leaving it straight, healthy, and shiny to 3 or 4 months. It works on all types of hair. Ayan, mapapansin nyo, bagong color lang yung hair ko, and this is lightest blonde. Alam naman natin na kapag chemically treated yung hair, rebonded, and may color na yung hair, so kailangan na natin ng treatment. Ayan, last week, nagpa-rebond ako ng hair, at nagpa-color na din. Pero hindi ako satisfied dun sa color, kaya nag-DIY ako. Pinatungan ko yung hinulay nung nag-ayos sa akin sa salon. Kasi hindi ako satisfied, hindi niya na pantay yung color. So ang ginawa ko, nag-DIY ako. Ako yung nagkulay sa sarili ko. And ayun, okay naman. At nag-order nga ako sa Lazada ng Keracollagen. Kasi nasabi nung nag-ayos sa akin sa salon na maganda daw yung Keracollagen. And tinanong ko kung anong brand na ginagamit nilang keratin at keracollagen. So, sabi niya, iCure. So, inisip ko, mag-order na lang ako online. Pero, I don't think na this is authentic. Kasi, may nakita ako na yung packaging ng ibang iCure is black. Naman to black. Pero, trinay ko na lang. This is 735 pesos. Plus shipping fee, so ang binayaran ko is 810. Pero itatry ko, mabango naman siya. Oo, mabango siya and amoy coconut. So ayun, dry na kasi yung dulo ng hair ko. So ko lang naman siyang lumambot para hindi mahirap yung pagsusuklay at saka mabawasan na din yung hair fall and pagputol ng mga strands ng hair. So ayan, magpapatulong ulit ako sa pinsan ko para sa pag-apply ng Keracollagen. Ayan, kapag mag-do it yourself kayo ng mga treatment or hair color or rebond, kailangan may mga gamit kayong ganito. So, ang unang-una ko munang gagawin, isa-shampoo ko muna yung buhok ko para matanggal yung oil niya at para mas umepekto daw yung gamot na gagamitin natin. So, ang nakalagay kasi dito, use any kind of hair shampoo 2 times and rinse the hair. So, isa-shampoo ko muna siya. Ayan, so na-shampoo ko na yung hair ko at papatuyuin lang to gamit yung blower. At sabi daw kasi dito, hanggang 80% na pagkatuyo ng hair, okay na, pwede na siyang applyan ng Keracollagen. So, ayan, I think 80% dry na siya. So, punta na tayo sa application ng Keracollagen. Yung buhok ko. Maghihintay na lang tayo ng 20 minutes and then after nun, i-blow dry na siya. 20 minutes later. So ayan, 20 minutes na, i-blow dry na natin.
ayan, almost an hour and a half na akong nagpapatuyo ng buhok. 1.5 hours na akong nagbo-blow dry. At guys, ito pa lang yung natutuyo sa babang part. Etong sa taas, hindi pa siya natutuyo talaga. So, ibo-blow dry ko pa siya bago ako magpa-plancha. Yung pinsan ko pala, wala na. Kailangan niya daw umalis ng 1 o'clock. Kaya kanina, pina-exit ko na siya kasi kailangan daw siyang asikasuhin. So, DIY na to. Ako na lang magpapatuloy. So far, yung gamot, mabango. Kaso nga lang, kapag nag-stay na siya sa buhok at binablow dry mo na siya, masakit sa mata. Kaya, ayun, katulad nung dati kong ginamit na Brazilian blowout, iyak din ako ng iyak. Ayun, tumutulo ang luha ko ngayon din. Oo din. Kasi masakit siya sa, ano, sa mata. Yun lang. So far, ano yung na-experience ko dito? Sobrang sticky niya. So, tiyagaan lang talaga, guys, ang pagpapatuyo ng buhok kapag ito yung gagamitin yung Keracollagen Blowout. So, ayun, papatuyuin ko pa siya at paplanchahin na. Ito lang yung masasabi ko, hindi authentic iCure yung na-order ko sa Lazada. Sa lahat na makakapanood nito, beware na lang kayo, guys, sa u-orderin nyo online. Ayan, ito nga sa na-experience ko, akala ko authentic na iCure. Lately ko na lang na-find out na ang packaging ng iCure ay black. Eh, ito, ang layo naman. Ito pa ha, may na-discover pa ako, guys. Yung consistency nito, yung amoy nito, at yung effect nito sa buhok ko ay pareho sa Love Fusion na in-order ko last time at yung ginawan ko din nga ng vlog. Ewan ko kung anong ginawa ng seller nito. Baka yung Love Fusion na yon inilagay lang dito sa bottle na to at ayun, gumawa sila ng ganito. Tapos, kiniklaim na iCure daw yung keracollagen or keratin. Hindi ako satisfied sa result ng buhok ko kasi ito yung ginagamit ko din dati. Tsaka yung Love Fusion dati, eh, kapag na-dry mo na siya, masakit sa mata, tsaka may buo-buo sa buhok na natitira. Yung mga puti-puti, yung mga product niya nag-stay talaga dito. Hindi katulad ng original na iCure na ginagamit sa salon. Yung keratin nila, mabango din. And madulas siya sa buhok talaga. Tingnan natin kung magsistay ng 3 months yung lambot ng buhok nito. So, ipagpapatuloy ko pa din yung process. Nasa huling proseso na tayo. Paplanchahin na lang yung buhok ko. Pero, hindi talaga ako satisfied. Disappointed ako kasi hindi ito yung authentic na iCure na hinahanap ko. Maglalagay talaga ako sa review section ng seller na hindi authentic yung iCure Keracollagen na nabili ko. Kasi na-research, lately ko na lang na-research na ang packaging ng Keracollagen ng iCure is black. And yung keratin nila, kapag nasa bottle, pinapump. Pero yung Keracollagen, hindi siya pinapump. Parang ganito lang, pero black yung color. Okay, sa... Ayan. Kasi sa mata talaga, guys. Sana magsilbing aral ito sa inyo na kapag kung sino man ang may gustong mag-order ng iCure sa Lazada, hindi po ito ang totoong iCure kasi ibang product po ito. Ibang brand yung nilagay nila dito. Ayan, ginamit lang nila yung iCure na brand name. Yung iCure talaga, guys, nakita ko sa ibang online shop. Mahal talaga yung, ang bili ko lang nito is nasa $735. So, plus shipping fee, $810 lahat-lahat. Pero yung iCure,
minsan set kasi sila, set A, set B, keratin, and keracollagen, or minsan shampoo, and keracollagen, ganon, nasa 3,400. Okay, so, lesson learned, mag-research muna bago mag-order, and basa-basa din ng mga reviews. Pero nakita ko naman kasi sa reviews na satisfied yung mga customer. Siguro hindi nila alam na hindi ito authentic, hindi na nila alam ang totoong lagayan talaga ng iCure. And may nabasa din ako na ginamit na daw to sa client, yung isang hairdresser. Okay naman yung ginamit ko last time, kaparehong-kapareho nga nito. Ang kaso lang talaga, hinahanap ko yung iCure kasi yun talaga yung nagpapalambot ng buhok ko kapag nagpapaayos ako sa salon. So, ipagpapatuloy ko na yung last part, which is yung pagpa-plancha. Yeah, sinisip ko na ako dahil sa gamot na to. So, meron na tayong plancha. I-on lang natin siya. Kapag chemically treated na yung hair mo, mga 180 na lang. Kasi sa akin, super damaged na yung hair ko. Kaya 180, bawal na sobrang mainit. Baka maputol na lahat yung buhok ko. Ko nang planchahin yung buhok ko. At katulad nga nung na-experience ko sa Love Fusion na keratin Brazilian blowout, ganun din yung na-experience ko ngayon. Hindi siya shiny at sticky talaga siya, matagal siyang matuyo. Pero ang kagandahan naman nun talaga, malambot siya after wash. So 2 days muna bago balnawan itong buhok na to. So, ayan nga guys, nakakasad lang. Hindi ko nabili yung totoong iCure. Yun pa naman yung nakakapagpalambot talaga ng buhok ko. 3 months. Matagal talaga. Pero itong gamot na to, since katulad siya nung Love Fusion, 1 to 2 months yung effectivity niya lang. And then, frizzy na ulit yung hair. Pero, okay lang yun kasi may ginagamit naman ako na keratin treatment. Ang ginagamit ko yun everyday para hindi siya tangled. Para hindi ako namomroblema kapag nagsusuklay pagkakatapos maligo. So, ayun guys. Gusto ko lang sabihin sa inyo na disappointed ako kasi hindi talaga totoong iCure yung nabili ko. So, ang gagawin ko na lang, after nitong maubos, o order na lang ako ng legit, yung original na iCure. Alam ko naman kung saan na online shop bibili nun. So, okay na din tong pagtiyagaan. Nakakalambot naman siya at nakaka-straight naman ng hair. Hindi lang talaga pang matagalan. So, yun talaga yung hinahanap ko, yung iCure. Kaya, lesson learned naman to sa akin, ayan, nagtiyaga ako ng mura-mura. Akala ko okay. Hindi siya talaga authentic. So, ayan na guys, yung outcome ng hair ko. Ayan. Buti na lang, hindi na wash out or hindi na natanggal yung color ng hair. Kasi ang ibang keratin or keracollagen, nakakatanggal siya ng color daw ng hair. Mas gusto ko kasi yung DIY kasi laking tipid yun kaysa sa magpapasalon ka. Pupunta ka ng salon, magbabayad ka, magkano ang keratin, 1.5 to 1.8. And keracollagen, magkano yung sabi sa akin ng nag-ayos ng buhok ko, 2,500. So, kung bibili ka ng gamot, tapos may mga gamit ka naman, mas makakatipid ka ilang gamitan pa. Saan ka makakatipid? Mas makakatipid, di ba yung sa DIY? Effort lang talaga guys, tiyagaan lang sa pag-aayos. Nasa sa inyo din kung magbabayad kayo sa salon, comfortable naman kayo, so maghihintay lang kayo matapos yung ginagawa sa buhok nyo. Ako kasi mas preferred ko talaga ni DIY at natatansya ko din yung gamot na gagamitin or mas nadadagdagan ko yung gamot na ginagamit ko sa buhok ko. So, ayun guys, sana nakatulong tong video na to. Beware sa mga hindi legit
hindi original na products. Sana matuto kayo sa experience kong ito. At sana makuha ko na yung totoong iCure product. So, if you like this video, don't forget to click thumbs up. And don't forget to subscribe and click the notification bell if you'd like to be notified once I upload my upcoming videos. Thank you guys! Keep safe! Bye!